At ito pa mga kaibigan, na meron akong ichichika sa inyo guys. Ha? Meron akong ichichika sa inyo. Kaya pala pinipilit nila mga kaibigan na mawala po si Vice President Sara Duterte guys, dahil meron na pala silang napupusuan. Meron na pala silang napili guys na ipapalit kay Vice President. Kaso lang, ito ang problema mga kaibigan. Kahapon po, kagabi guys, nagkaroon daw ng gulo sa Malacanang. Nagkaroon ng gulo. Nagkagulo daw mga kaibigan, no? Bakit po nagkagulo po din? Ito po, ipapakita ko sa inyo yung post, ha? Galing po ito sa Facebook page po ni Mr. Jason Sa. Ito po guys, ipakita ko lang sa inyo. Isingit lang natin to bago po tayo pumunta sa main topic, no? Kasi importante to guys. Ayan po ha, ano ko lang sa inyo, i-translate ko lang kasi Bisaya to eh. Bisaya yung post ni Mr. J eh. Okay, ito po ang nakalagay sa Facebook page ni Mr. Jason Sa. Okay, basahin ko ha. Si RRJDI, dili si FMR, ang himuon nga bise kung matagak ang budget. Budget, ibig sabihin ng budget, babae, no? Tuara, nagwild si Agaw o gidanlak sa kasuko. Giatay Merise. Oh, nako. Sino nakakaintindi niyan? Sino nakakaintindi ng Bisaya? Ayan po, Bisaya 'yan. Okay, ha? Uulitin ko, ha. Tagalogin ko naman. Sige, Tagalogin ko. Oh, si RRJDI. Oh, ibig sabihin si RRJ, ito yung si ano? Initial to guys, initial, no? Siya daw ang napili. Siya pala ang napili, guys, si RRJ. Siya ang napili para pumalit kay Vice Presidente Sara Duterte. Hindi pala si FMR. Nako. 'Di ba kilala niyo si FMR, 'di ba? Oh. Si Romualdez 'yan. Okay, ulitin ko ha kasi Bisaya eh. Tagalogin ko. Hindi pala si RRJ pala ang napili na papalit kay Vice President Sara Duterte in case po na ma-impeach siya. Hindi pala si FMR ang pinili ni Bangag or ni Ahas. Oh. Ang mga kumbaga para kunwari matanggal yung bise, no? Kasi budget, ibig sabihin ng budget yung babae si Vice President yun, Sara Duterte. So, nagwild daw guys ha. Nagwild daw kagabi to eh. Nagwild daw si Agaw. O, ibig sabihin ng Agaw, igagaw ba? Si Pinsan. Oh. Si Pinsan, ano kami nagsabi na, si Ramon Revilla, hindi ko na nga sinabi. May nagsabi na pala. huli na. Sinabi na po, Karina, sinabi na, oh, nasa comment section, ayaw ko nga sabihin, iba mamay, anuhin na naman tayo ni Barbers. Okay mga kaibigan, nagwala daw si Agaw. Nagwala daw guys, si Pinsan. Tapos, na hospital po si Pinsan guys. Itinakbo siya sa hospital dahil lumaki daw ang kanyang bedlog. Ito, hindi to joke ha. Hindi to joke, totoo to. Meron pala siyang sakit. Los-los. Meron pala siyang los-los guys, itong si ano, si Tambalos. Kaya pala tawag sa kanya Tambalos-los. Kasi meron pala talaga siyang sakit na los-los. So, totoo pala 'yon. Totoo pala yung balita-balita, kaya pala siya tinawag na Tambalos-los kasi nga meron pala siyang kasalukuyang sakit na los-los. Siguro sa sobrang laki niya o siguro sa sobrang bigat niya, kaya may los-los. Yari na naman tayo nito. Baka makasuhan na tayo nito guys. Baka wala ng foodie net. So, ayon po sa balita mga kaibigan, itinakbo daw sa hospital. Ito ha, hindi to joke ha, mamaya. Hindi po ito Marites ha, meron po talagang source. Galing po ito kay Mr. J. So, sa sobra daw galit niya ha, sa sobrang galit niya mga kaibigan dahil nabalitaan niya na hindi na po siya pinapansin ni Ahas at hindi na rin siya pinapansin ni Bangag. Kasi sa mga ginagawa niya guys, puro kapalpakan. Yan ang balita ha, puro daw kapalpakan ang kanyang ginagawa. Kaya po mga kaibigan, ang nangyari guys, sa sobrang galit niya no, siguro na high blood siya or tumaas siguro ang dugo niya tapos may sakit pa siyang los-los. Ayun,
lumaki daw ang kanyang betlog. At, yun, muntik nang sumabog. At itinakbo daw siya sa hospital, mga kaibigan. Yan po ang nabalitaan natin. Ayon po yan sa source. Okay? Ito, ipakita ko na nga sa inyo. Grabe naman, no? Ipakita ko na nga sa inyo. Asan na ba yun? Wait lang, ay. Pakita ko na nga sa inyo yung ano? Oh, ito, ha? Kwentong barbero, ito po, oh, tingnan nyo. Si Pudinet, oh. Si Pudinet. Oh, ito. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan. Oh, lakihan nga natin. Oh, ito po, mga kaibigan, oh. Nakita nyo, guys, nabasa nyo ba? Nababasa nyo, guys? Oh, basahin nyo sa screen nyo. Yan yung sinasabi natin. Galing po ito sa politiko na balita, no? Politiko PH. Oh. Senator Ramon Bong Revilla's name has surfaced as a possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. Kilabot at kembot Bong Revilla to become Vice President if Sara Duterte is removed, is impeached. Oh, yan po mga kaibigan. Ito po, galing po ito sa balita, guys. Ha, hindi po ito galing sa isang source, no? Galing po ito sa balita. Yan po mga kaibigan. Kaya po, ayon po sa ating source, itong si Tambaluslos, gidanlak ba? Gidanlak. Oh. Sino bang nakakaintindi ng gidanlak? Oh, ano bang, di ba Bisaya yung gidanlak? Di ba guys? Bisaya po ang gidanlak, di ba? Oh, sino bang Bisaya dito? Wala bang Bisaya dito? So, ang ibig sabihin po ng gidanlak, guys, loslos, di ba? Tama? Di ba? Ang gidanlak is loslos. Yung lumalaki yung ano ba? Yung lumalaki yung ano niya? Yung balls niya? yung young balls? Bilyonaryo pa na may loslos. Milyonaryo, ano? Gusto niyo bilyonaryo kayo tapos mayroon kayong loslos? Ha? Gusto niyo? Oh, Cebuano pala si Alexandra. Oh, ako, Cebuano. Cebuano ako, Alexandra. Oh, ano gusto nyo? Ha? Gusto nyo, bilhin natin kayo, pero meron, gidanlak mo? Bahala mo di ay. Oh, lumaki. Sa sobrang galit niya, siguro, syempre guys, paano hindi siya magagalit? Ay, balita-balita na siya yung bet. Siya yung bet, di ba? Oh. Di ba siya pa ngayon gagawing prime minister? At siya din yung parang tatakbong president or sa 2028, di ba? Pero biglang bakit po si Revilla po ang ipapalit? Hindi siya. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Bakit ayaw siyang ipalit? Di ba wala bang tiwala sa kanya? Oh. Oo, nidako ba? Nidako ang betlog. So yan po mga kaibigan, no? Bahala na po kayong humusga dyan. Kasi kung ako tatanungin yung mga kaibigan, kaya siguro hindi na siya pinili, guys. Kasi ayon po sa ating source, ang dami niyang palpak eh. Puro po kapalpakan ang kanyang pinapakita. Di ba? Wala po siyang ginawang tama. Magmula po sa ayuda. Oh. At eto pa guys, no, eto pa kung bakit po lalo siya nagalit, guys. Hindi na po natuloy ang kanyang budget sa ayuda. Yung akap niya na budget na billion-billion, hindi na po natuloy. Hindi po aprobado ng BICAM. Ibig sabihin, wala na siyang pera. Oh, wala nang pera si Tambaluslos. Kaya ang dami niyang problema, guys. Ang dami niyang problema, kaya siguro sa sobrang dami niyang problema, hindi niya nakayanan, ayun, sumabog ang kanyang danlak, ginanlak siya.
Di ba? So yun po mga kaibigan, ang ating updates po kay ano, kay Danlock, kay Luscos. Sana matuluyan. Uy, grabe kayo. Matuluyan talaga, grabe kayo ah. Tamba wasted so much money, billion-billion. Oh my God, masama nga yan. Kaya pala, inatake sa bayag. Oo. Ganun, ka, ganun kasi yon. Pag meron kang problema, stress ka, depressed ka, talagang ano daw yung ano mo, yung young boss mo. Kung may sakit ka, kasi may sakit na siya guys eh. Kaya pala pag naglakad siya, hindi diretso. Diba? Nahalataan niyo ba yun guys, pag naglalakad po siya? Hindi siya diretso maglakad, yung parang pag-anon-ganon po yung lakad niya. Yung parang pag-anon-ganon, no? Diba? Diba? Hindi siya diretso maglakad? Napapansin niyo ba yun? Kay Tambaluslos? Oh, kaya pala hindi siya diretso maglakad, kasi nga meron nga siyang luslos. Kaya pala tawag sa kanya, Tambaluslos. Yun pala yun. Oo, sabog na ang itlo. Libis black. Oo, mudako ba? Mudako. Kadako sa ulo. So, baka may supporter siya. Tabangi, Sir Pudi. So, ito ha, natatawa lang po tayo guys dahil nga, totoo yung sinabi ni BP Sara guys eh. Totoo yung sinabi ni BP Sara na ang gaba po di magsaba. Totoo yung sinabi niya. Kaya po ako natatawa dahil syempre ayaw kasi nilang tumigil eh. Ayaw na nang tigilan si Vice Presidente, si Vice Presidente ayaw na nang tigilan. O ngayon, unti-unti na kayo nakakarma. Di ba? I mean, hindi naman ako ayaw ko namang sabihin ganun, no, pero kitang-kita naman na nakakarma na siya eh. 'Di ba? Kitang-kita naman eh na unti-unti na sila nakakarma. Parang binabalikan na po sila ng gaba, guys. Oh. 'Di ba? Pero si BP Sara po, wala naman siyang ginagawa. Oh, may ginagawa bang masama si BP Sara? Oh, ngayon lumabas na yung audit niya. Lumabas na po yung audit niya. Oh. Malinis po si BP Sara? Ito po, basahin natin, guys, ha. Ito po sinabi ni Mr. Jason sa diyan. Wait lang, ayusin po natin. Wait lang mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo yung sinabi ni Mr. J para sigurado tayo. Lakihan po natin guys. Ito po ang sinabi ni Mr. J Sonsa. Okay? Wait lang ha, asan na ba yun? Ba't nawala? Wait lang guys, nawala yata. Wait lang guys ha. Babasahin lang natin para ano, ay nawala, wait lang. Sino ba yun? Ayun. Okay, ito po yung sinabi ni Mr. Jason sa, i-highlights po natin guys para mabasa po ng lahat, no? Yan, highlights natin. Nakikita nyo ba guys, nababasa nyo ba? O ayan, basahin po natin, congratulations to the men and women of the Office of the Vice President of the Republic of the Philippines for your excellent and faithful service to the Filipinos. Unmodified opinion, unqualified clean report, December 1st, 2024, Commission on Audit. Isampal ito sa pagbumukha ni Representative Joel Choa, Manila 3rd District Chairman House Committee on Good Government and Public Accountability para bumalik siya sa tamang ulirat. Impeach pa more! Oh, natatawa siya. Tumawa si Mr. Jason sa. Oh, yan po ha. Klaro po yan ha. Oh, malinis na po ang ating BC. Oh, panalo po si Vice President Sara Duterte guys. Panalo po siya. So, huwag na kayo mag-impeach. Kasi wala nang silbi ang impeachment nyo.